Hi! Afternoon na. Actually, it's already 3 o'clock. And kakatapos ko lang mag-edit ng vlog kahapon. Yung aming masayang baby shower kahapon. Siguro by now, napanood nyo na. Pero ngayon, kasalukuyan pa lang siyang nag-export. Ayun. And wala sana akong balak mag-vlog today. Kasi kaninang umaga, takot ako kay Liam kasi sabi niya, nagising kasi, paano ko ba umpisahan itong pagkukwento? Parang storytelling lang tayo today. Kasi gusto ko lang i-share yung kaba ko kanina. Nagising siya ng mga 8 o'clock. Kagabi kasi yon. To, umpisa ko nga kagabi. Kagabi kasi, pagka-uwi nila, nung last na bisita ko, diba, in-end ko na yung vlog. Tapos, nakatulog siya. Nakatulog na siya, siguro mga bandang 7. Hindi siya nag-dinner. Ang last kain niya is nung mga alas 3 pa yata, or alas 2 ng hapon. Basta nung kumain ng lunch, yun, 2 to 3 p.m. Tapos, after that, hindi na siya kumain ulit. Busy na kasi siya sa kalalaro, ganyan. Hindi naman siya nagugutom. Tapos, siguro mga bandang 6 or 7 yata, bago siya makatulog, nagtimpla siya ng gatas. Kasi minsan siya na yung nagtitimpla ng gatas ng sarili niya. Tinitignan ko na lang. Pero kahapon, hindi ko alam, hindi ko napansin na konti na lang pala yung gatas niya. Tapos, tumapunta sa mukha niya pag ganun niya. Tapos lumapit siya sa akin, nagkukusot-kusot siya ng mata ng ganyan. Tapos sabi ko, oh, what happened? Sabi niya, I spill my milk. Yung powdered milk niya nga, nag-spill niya daw sa mukha niya. Sabi ko, it's okay. Tapos para kasing siya, parang kinabahan siya na pumunta yung mga powdered milk sa mata niya. Although konting-konti na kasi ubus na nga yung powdered milk niya. Tapos yun, after that, nakatulog na siya. Hindi niya naman ininom yung tinimpla niya. So, kala ko naman okay lang siya. Tapos, kaninang umaga, nagising ako. Matutulog na sana ako ulit noon eh. Kasi nga, tapos na akong siesta time ko na noon kay William nung napaano ko na siya. Nung pumasok na siya, matutulog na ako ulit. Kasi nga, mga 10 or 9 ako ulit igising. Tapos parang hindi siya mapakali. Pagising-gising siya. And then, ginising niya na siya. Yung parang, nagsalita na siya, sabi niya, Mami, my heart is beating so fast. Sabi niya ganyan. Tapos, sabi ko, bakit? Are you tired ba? What happened? Ganyan. Tapos, inano ko yung dibdib niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya, nagpapalpitate. Sabi ko, bakit? Ano mama, masama ba pakiramdam mo? Tinignan ko naman kung may lagnat or ano. Wala naman siyang lagnat. Tapos, tinanong ko siya kung nahihirapan siyang huminga, hindi rin naman daw. Basta, ang nagpa-palpitate siya, hindi ko rin alam bakit. Ano lang yun na, all of a sudden, bigla siyang nagpa-palpitate. Tapos, naalala ko, dahil gutom lang siya, kagabi, ganyan. Tapos, pero before that, tinatanong ko siya kung masakit yung dibdib niya. Hindi naman daw masakit, just beating so fast, sabi niya, nagpa-palpitate nga. Tapos, nataranta ko, kasi natakot daw, kasi parang nanghihina siya. Eh, hindi ako sanay ng ganun siya eh, yung nanghihina. Kasi yan, kahit may sakit yan, ay nako, super likot. Tapos, after that, sabi ko, sige, sandali lang, punta tayong doktor. Gusto mo, sabi niya, yes. Sabi ko, kahit i-injectionan ka, yes siya ng yes. Ganun eh. But yan, pag sinabi ko, punta tayong doktor, tapos i-injection na siya, sabi niya, no, I'm okay. Gaganyan siya. So, nagtaka ako, sabi ko, baka nga something's wrong talaga. So, hindi na ako nagdalawang isip, tumayo ako, yan, wala pa nga akong bra, nagbra ako, para sabi ko, itatakbo ko siya sa clinic, or worst come to worst, tatakbo kami sa KK Hospital, KKH, yung sa Children's, magta-taxi kami, ganyan, ididiretso ko siya sa ER, ganyan. Pero hindi naman siya nahihirapan huminga, it's just that talagang nagpa-palpitate lang siya, tapos parang namumutla. Ayun, tapos sabi ko, sige. Tapos, kinausap ko muna siya. Kasi okay lang naman siya, nakahiga lang siya, tapos nakatingin siya sa akin. Okay naman. Tapos sabi ko, dali nga.
Tinanong ko siya, kinausap ko siya, sabi ko, anak, huwag mong i-scare si mami, baka mapaanak ako dito, sabi ko, are you okay na? Tapos sabi niya, yes. Parang tinignan ko ulit yung heartbeat niya, nagsuslower na, so parang kumakalma na siya. Tapos tinanong ko ulit siya, sabi ko, bakit ba, are you scared ba? Ano bang nafe-feel mo? So sabi niya bigla, sabi niya, I just remember something, sabi niya, when I spilled the milk last night, gumanyan siya. So iniisip ko, baka kinakabahan siya. Kasi nga, parang natatak pa rin sa isip niya yung nangyari na natapon niya yung powdered milk niya. Sabi ko, it's okay. Sabi ko, mami, is not mad. Sabi ko, hindi naman galit si mami. Okay lang yun. Di ba kagabi, hindi naman kita pinagalitan, kako. Tapos, ganyan siya na ganyan. Tapos, sabi ko, okay, are you hungry ba? Hindi naman siya, no. Tapos sabi ko, sige, prepare na lang din ako ng breakfast. Kain ka na lang kasi hindi ka nag-dinner kagabi, kako. Tapos tinanong ko pa siya kung anong gusto niya. Initing ko na sana, magluluto na ako ng kanin kasi naubos na ni daddy yung kanin na natira namin. Pinabaon ko na sa kanya lahat. Tapos magluluto na lang sana ako ulit. Tapos, biglang, bumilis na naman, nagpalpitate na naman siya. Kinabahan na naman ako. So sabi niya, mami, my heart's beating fast again, sabi niya. Tapos, bay ko, kinakabahan ka lang yata eh. Sabi ko, relax ka lang, calm ka lang, kasi hindi naman ako nagagalit. Tapos, ano na, tapos sabi niya, ang sakit daw, sumasakit daw yung dibdib niya. Hala, nataranta na naman ng lola mo, kala ko okay na. So, ano, sabi ko, sige, punta na tayo na sa clinic para ma-check ka na, kako. Kasi, iniobserbahan ko rin siya eh, kung nahihirapan ba siyang huminga. Kasi diba usually ganun pag sa heart, mahihirapan kang huminga, ganyan. Siya nagpapalpitate lang talaga. Tapos, sabi ko, baka nagugutom na to. Sabi ko, sige, mami, we'll get ready lang. Maglalagay lang ako ng bra, lalagay ko lang yung belly band ko. Itataas ko lang yung buho ko and then we're going na. Sabi ko, ihi lang ako kasi ihi na ako. Naiihi ako sa kanya, sa taranta, naiihi ako eh. Tapos yon sabi ko, ito may Fita. Buti na may mga stock ako biscuits siya. May Fita. Tapos naglagay ako ng water sa drinking water niya. Tapos sabi ko, sige, nilagyan ko siya ng jacket kasi baka sabi ko, baka nilalamig or something. Ganyan. Sabi ko, alika na. Tapos kinuha ko yung stroller. Alam nyo ba, sa sobrang taranta ko, nabit-bit ko siya. Kinarga ko talaga siya palabas. Tapos kinuha ko yung stroller, pinaupo ko siya. Lumabas kami habang pababa kami ng elevator. Pinapakain ko siya ng Fita. Kumakain naman siya mag-isa. Sabi ko, sige, ano ka muna, drink ka muna ng water. Tapos nung uminom siya, uhaw na uhaw siya. Sabi ko, baka nagugutom to. Tapos inisip ko, baka bumaba yung blood sugar. Hindi kaya, tingin nyo. Kasi almost, sobrang active niya nung tanghali. Tapos bigla siyang natulog ng walang kain. Iniisip ko, syempre, di ba pag ang tao gutom, nagugutom. Biglang bababa yung blood sugar. And then siguro yung nagpalpitate yung heart niya. Dahil sobrang dehydrated or something, mga ganun. Yun lang naisip ko ah. Hindi ako expert sa mga medical. Ano lang yun. Assuming ako or parang yun lang yung ano ko, yung thinking ko na baka ganun. So, while on the way kami sa clinic, kumakain siya. And tinignan ko kung namumutla pa siya. Medyo nagkakulay na yung mukha niya unlike nung nakita ko siya na talagang parang natakot kasi siya. Kaya siya siguro namutla. Tapos, parang nagagag siya na susuka. Siguro dahil nga nagugutom siya. Hindi niya naman sinasabi. Parang nasuka-suka siya. Doon ako nataranta, nasuka-suka siya. Sabi ko, wait lang anak, alis na tayo. Kaya sabi ko, daling ko na to sa clinic. Pero, while on the way, habang kumakain siya ng Fita at nakainom ng tubig, parang medyo nahimas-masan siya and nagkaroon ng kulay yung mukha niya and all. Yan, sabi ko, nagugutom ka lang yata. Eh, gumanyan ako sa kanya. Tapos, habang kumakain siya ng Fita, kinakausap ko siya, tinatanong ko siya kung anong masakit sa kanya. Sabi ko, okay ka na ba? Tapos, yung heart mo masakit pa ba? Tapos, sabi niya, hindi na daw, nag-slower na. Sabi ko, baka nagugutom ka lang. Sabi ko, gusto mo, mag-hawker tayo? Gusto mo dun kumain? Sabi niya, yes. Sabi ko, hindi na tayo pupunta ng doctor. Sabi niya, yes, mommy, I'm okay na. Sabi niya. So, buti na lang yung hawker tsaka yung clinic. And nandun lang lahat sa may Vista Point. So, di na kami lumayo.
before ka kasi makapunta ng clinic, dadaanan mo yung hawker. So, nag-hawker kami, pinakain ko siya ng noodles. Yung noodles na 3/4 niya, and may kasamang dumpling yun na 6 pieces. Yung dalawang dumpling, naubos niya rin. And then, after niya na siguro nangalahati doon sa water bottle niya, binilan ko siya ng ice Milo para medyo, alam niyo yon, tumaas ulit yung sugar level niya. And, ayun. Pero, pinakain ko siya dahan-dahan. Sobrang dahan-dahan ko lang siyang pinakain. Hindi ko siya binigla. Tapos, nung sabi niya, Mami, I'm full, hindi ko na siya pinilit kahit man natira pa. Ginawa ko, inuwi ko dito. Tapos, tinanong ko siya kung gusto niyang pumasok. Sabi niya, ayaw niya daw pumasok. Kasi, parang feeling ko nga nanghihina pa siya. Tapos, sabi ko, sige, anon lang ha, rest ka na lang muna. You can play on my phone but not on the laptop. Ganyan. So, pagdating dito, yun, pinagpahinga ko siya, pinaglaro ko siya ng konti sa, ano, sa cellphone ko. And then, sabi niya, gusto niya na daw pumasok. Sabi ko, okay, sige. Pasok ka, pinaliguan ko na siya. So, maya-maya, sabi niya na naman, Mami, ayaw kong pumasok. Watch na lang siguro ko. Sabi niya, watch na lang ako, Mr. Bean, I wanna rest. Hindi ko na lang pinilit. Pero nakaligo na siya, napaliguan ko na siya. Sabi ko, sige, okay lang, anak. Sabi ko, rest ka na lang. Although, nanghihinayang ako kasi nga 2 days na lang siyang papasok. Today, tapos, absent kami bukas, diba, kasi registration. And then, tomorrow, on Wednesday, yun na yung last day nila sa school. Sabi ko, 2 days na. Sabi ko, sige, ako na, Wednesday na lang tayo pumasok. Tapos, nung sakto, mga 12:45, habang nanonood siya, sabi niya, Mami, getting ready na tayo. Sabi niya, papasok ako sa school. Hindi pa ako nakakaligo noon, pero sabi niya, sure. Tinanong ko siya, are you sure? Strong ka na ba? Kaya mo na ba pumasok? Sabi niya, yes, Mami, strong na ako. Tapos, yun, nagmadali ako, hinatid ko siya sa school. So, saktong-sakto lang, hindi ako naligo muna. Buti na lang, napakain ko pala siya bago siya nagsabi na, Mami, papasok ako. Kasi, nung after ko siya paliguan, pinakain ko na siya. Sabi ko kasi, kailangan kumain siya ng kanin. So, nagluto ako ng kanin, ng biga, ng kanin. Ayun, tapos yun, kumain naman siya nung pirinipare ko sa kanya. Although, hindi ko siya pinilit ubusin ulit. At least, bago siya nakapasok, nakakain siya ng kanin. Yun. Although, tas na pinatimplahan ko pa siya ng isang bote ng gatas niya, naubos niya rin. So, yun. Sabi niya, papasok siya. Sabi ko, sige, pasok ka. Yun. Hinatid ko siya. And then, yun, pag uwi ko, kumain ako. Tapos, yun. Ngayon pa lang ako naligo. Ayan, kakatapos ko lang maligo. Kaya, grabe ang kaba ko kanina. Sobra. As in, talagang, kasi pag ganun, di ba, pag puso-puso na yung usapan, Diyos ko po, sabi ko, sabi ko, tatawagan ko si Daddy, sige ka, sabi niyo, sige Mami, tawag. Pag ganun kasi, kilala ko kasi si Liam eh. Kapag kaya niyang pigilin yung sakit, okay lang sa kanya, kung kaya niya. Pero kapag ganun na kasi na, gusto niya talaga magpa-doktor, kahit na alam niya yung injection na siya, okay lang siya. Kaya sabi ko, parang something off. Pero yun, okay naman. After ko siya pakainin nung sa hawker, okay na siya. Ang kulit-kulit na nga niya sa hawker eh. Ang dal-dal-dal-dal na, ganyan. Habang kumakain kami, pero I take time habang pinapakain ko siya, hindi ko siya binigla na pakainin yung, para hindi masyado mabigla yung chan niya. Pinahigop ko muna siya nung sabaw, ganyan, para mainitan yung sikmura. Tapos dahan-dahan sa pagkain. Tapos pag-uwi dito, yun nga, pinakain ko lang ulit siya ng lunch. Buti na ubos. Eh, hindi naman na. Almost maubos niya na yung inanok, pero hindi ko na siya pinilit. Kung hanggang saan lang yung kaya niya. Ayun, and then he decided to go to school. And then yung sabi ko, sige, pasok ka sa school. Haba na kwento ko. Basta, sobrang nangatag ako talaga kanina sa kanya. Nabuhat ko talaga siya. Sabi ko, anak, don't scare Mami like that again. Diyos ko, sabi ko, mapapaanak ako rito. Sige ka, ikaw maghihiwanan dyan ko. Tinakot ko siya, tapos tawa lang siya. Ayun. And he's at school right now kasi nga, gusto niya daw pumasok. Sabi ko, sana hindi na lang ako magbablog. Magre-rest na lang kami kasi kagabi gusto ko pa mag-edit. Pero parang alam niyo yun, yung utak ko gumagana, pero yung katawan ko parang gusto ko na mahiga. Pero alive na alive ba ako? Kaya sabi ko, ay naku, mag-shower na nga ako at nang matulog na lang. Bukas na lang ako mag-edit. Kaya ayan, yun lang ako nag-edit. Tapos,
ano sa school, ano to, update sa school. Yun, tumawag ako ulit kanina dun sa malapit sa lilipatan namin. And yay, marami, ay marami, di naman marami, may slot pa. So, pagkahatid ko kanina kay Liam, pinaserox ko na lahat ng requirements namin, ng requirements niya sa school. Pinaserox, pinapotocopy ko na para bukas, ready na lahat. And, yun. Haba ng kwento ko. Baka ito lang yung vlog ko today. Hindi ko alam kung magbablog pa ako later kasi haba na nito. Yun. Tignan ko na lang ulit kung makakapag, kung madadagdagan ko pa to. Siguro pag sundo ko na lang kay Liam, kamustahin ko siya. Kamustahin natin siya. Ayun. Baby! How are you? How are you? You're not fine. Yes. But now you're fine already. The English ko, Singlish na rin. Anyway, yan. Okay na siya. May padalang book from school. Ang gaganda nung ano. Ang gaganda nung activity. Tignan ko. Ay! Ano pala. There's a bike. Oo, careful. Big bike. Big. Binigyan ko agad siya ng biscuit paglabas ng room. Although, everyday ko naman ginagawa. Extra ano lang today. O, tapos drink your water, ha? Half lang na bawas dyan sa water bottle mo. Okay? Feeling ko nga kanina, ano lang yun. Sobrang gutom. Tapos bumaba yung blood sugar niya. Kaya, medyo. Because you're dehydrated and you're, ano, you're hungry. Iniwan yung mga yung box ng ano cellphone. Okay na? Ano ba? Kamuti mo, abot mo na. Diyan lang Makati, kailangan ko pang ano. Uwi muna tayo, mainit oh, it's so hot. Yan, sabayin lang.